you, okay. 107 million watchers. Charot. Ate Mars, binibilang nila kanina yan. Sabi nila, oh ayan, 200 million na. 250 million. Hello sa 172 million watchers namin, viewers namin. Maraming salamat po. So, naputol po yung aming misan. Nasa na ba? Magpapaalam na ako sa, ano daw, magpapaalam na ako sa pagiging introvert. Shout out po. Hello, Klain. Hello, Klain, mate. Oh, hello sa inyo, ha? Ayan. Malino naman sa akin. Alam mo ba, alam ko kayo isa-isa yung hello, eh. Ang dami kasing chika. Oo nga, eh. Let's talk about the distribution of the Kumya gowns. Okay, okay. Uy, we, hello, we, and Jory. O, yan. Uy, o, yan. Parang ikaw yan. Sino oo nga, hello, Sir Jory. Pero, hello po, from OPM. Ayan yung dalwa sa 10 supporter ko nung binib. Charot. Oo, oh, mabait yun si Sir Jordy and nakikita siya yung mahilig mag-upload ng mga photos ninyo before sa OPMB. And I am a follower and I'm also a fan of OPMB worldwide. Hello po. Uy, 179 million na tayo. Diyos ko. 186 na. 185 million. Oh, hello from Melbourne, Jordy. So sa yung distribution daw ng Kumya gowns, wala din ako alam doon. Okay. Tanong natin si Madam. Si Madam 'yan eh. Okay. Mm-hmm. Pero I'm so wala. Shocked na okay. Na ang ganda ng gown ko, ha. Gusto ko yung gown ko. Yung puti ang doon. Yung parang ano, parang Athena something ka doon, parang one of the goddess ka talaga that night. Uy, pero in fairness, para yun yung sinuot ko sa Miss Earth nung nag-fashion week kami. Parang ganun din. Parang ganun. Oo, parang ganun. Okay. Mm-mm. Tapos, so it means Ate Mars, hindi mo pa alam yung more. White gown conspiracy that night, that time. Hindi mo pa siya alam na ganun ang kalakaran sa binibini before na when Madam gave you white gown, it means you're one of the favorites na binibinis. Naririnig ko, 194 million, gosh. Anyway, naririnig ko naman yun, yung ano yun, conspiracy na yun. Pero, hindi nga ako masyadong mabig deal sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. Alibawa, kung sinabi yung okay. Kaliba naman, oh, I like your eyes today, Ariella. Parang, wala, hindi... Parang, ah, okay, thank you, madam. Pero yung hindi ko maano, favorite ko kasi ganun. Wala, walang ganun. Oh, pero yung sa, ayun lang, sa lahat na nagtatanong, mula Venus hanggang kay MJ, lahat yon ay binibini na ang nag-ano nun, what's this? Ang pumili ng gown, pa-heels pa yan, okay. Madam. So okay. Yun, lahat ng nakikita nyo pag lumalabas kami, ano yan, sa binibini, pati yung national costume namin, sila yung pumili nun. Yun, ganun. Ate Mars, hindi mo ba napansin yun? Yung earrings mo nung binibini Pilipinas 2013 is also the earrings of Shamsi Supsu. Aside from that, is si... Ano lang, laging Bluetooth. And the Diane Nesho. Sila, yung mga previous winners natin from 2010 hanggang 2012, suot yung earrings mo na yun. Kaya sabi namin, oh my God, may kalalagyan talaga to si Binibini 41. And, ay, grabe. Ay, alam mo, kayo lang nakakapansin nun. Pati earrings na to, oh. Hindi. Oo, oh, pati earrings. Pati hindi earrings mo. Hindi ko napapansin, guys. Actually, so guys, kung gusto nyo paniwala sa akin, doon sa sinabi ko about the earrings ni Ate Mars nung Binibini Pilipinas 2013 Coronation Night, visit nyo lang yung official Facebook page ng Binibini and makikita mo yung coronation in the Venus and hanggang kailan Janine, tuot ang mahiwagang earrings at siguro, kinakalawang na ba yun? Char! Baka kalawang na talaga siya, pinaganda lang. Charo! Kalawang! Kaya pinasuot. Ate Mars, kamusta ka nung Q&A portion ng Binibini? Oh, Q&A agad? Ready ba ang top 15? Charot.
Ito. Ay, okay, may top 15 pa nga pala. Speaking of top 15, okay, ano yung naramdaman mo na isa ka, ikaw ang pinakaunang tinawag ni Don Solueta. My God! Diba, yun na nga. Ang tanging prayers ko lang naman ay mapunta sa top 15. Tapos ako ba yung 15. Kauna-unahang tinawag? Eh di, syempre, nung nandun na ako, sabi ko, ay Lord, ako talaga yung unang tinawag. So, andito na ako, narating ko na yung prayers ko. So, yung prayers ko na that time, Lord, make me Miss Universe, make me Miss Universe. Kasi nasa top 15 na ako, di ba? Ayaw mo nang maging Miss Universe. Hi to Carissa Shell, I'm at bed. I miss you, Carissa Electra. Anyway, tapos, simula, ay, mahina yung audio ko. Lalapit ko nga, nag-loudspeaker na ako eh. So, anyway, okay. Simula that time, yung natawag akong top 15, wala na ako ibang inisip, kundi, as in talaga yung nasa utak kong prayers, Lord, Miss Universe, Miss Universe, Lord, Miss Universe, Miss Universe. Hanggang, okay. Hanggang announcement na, ayun lang yung nasa utak ko, hanggang nakasagot na ako ng Q&A, ayun na nasa utak ko, wala akong nakakausap na girls sa likod. So, yeah, tanda ako, diba, top 15. So, kung kauna-una okay. Ang tinanong, ah, tapos pakinawag. Oo. Tanda ko si Purisima ba yun nag-ask sa akin? Oo, so, si General Purisima. Parang Purisima. Siya nga. O, basta. Oo, siya ang nagtanong sa'yo. Oo, so, 221 million strong. Thank you, guys. Anyway. Okay. So, yun nga. So, tanong niya, sensitivity, ganyan. Eh, sagot ko pala yun. Sagot mo yun, Ate Mars. About, ano, lesson in life. That men can learn from women. Oo. Tama. Okay. So, yun. So, parang buti na lang, syempre, di ba, pag Q&A, ang mga turo dyan, para mag-take time ng answer, ulitin mo yung tanong, o inano ko naman, okay. Naman talaga yun, di ba? One thing that men can learn from women is sensitivity. Because I know that men are very rational, they're very straightforward when it comes to making decisions, while women use their heart in making decisions. So I think that women or sensitivity is something that men can learn from women. Oh, natandaan ko. Memorize! Oo naman. So, ilang taon na, pero thank you pa rin dahil tinatago pa rin ako. Kahit ilang taon na yun, sabot ko na yun. Tapos, hindi ko malang naisip na, basta masaya ako na, uy, nakasagot ako, oh my God, di ako nag-bucket. So, tapos, after noon, pagpunta ko sa backstage, as in, syempre yung mga girls, alam mo yun, kanya-kanya na silang, well, buti na rin din talaga, ako yung kauna-unahang tinanong. Kasi, parang okay. The more time ka mag-wait, the more yung anticipation mo, dun ako din nervous eh. Pero pag once na, okay. Andyan ka na sa stage, andyan na, nawawala yung... Nawawala yung tense, yung kaba. Oo, so yun. So, pero hindi ko talaga alam, kasi parang wala akong kausap sarili ko lang right after the Q&A. Pray pa rin ako ng praise sa God na, Lord, Universe, Miss Universe, Miss Universe, ganyan. Yung mga sagot nga ng ibang girls, di ko na narinig. Kasi nga, pray lang ako ng pray sa likod. As in, ganun, pray lang ako ng pray. So yun, sino yung mahigpit yung kalaban ng BP? Mas na-appreciate ko yung mga beauty ng mga girls. Pero yung parang inisip ko, kalaban to. Hindi ko nga, wala sa isip ko yun. Kasi nga, hindi ko naman... Hindi mo naisip? Baka nga sila, hindi naman nila maisip na kalaban ako, di ba? Eh, sarili ko, hindi ko naisip. Yeah, yeah. Basta top 15, masaya na ako. So, walang kalaban dun. Okay. Basta top 15, masaya na. Parang ganun. Tapos, okay. Until announcement na ng winner, di ba? Uy, hi! Oh, Ann Collis! Uy, si George ng Iwan. In fairness. Nandito ba si Ann? Oo, Ann Collis joined. Hi, hello, Ann! Our Miss Globe! Nakita ko lahat ng comment mo. Maraming sa... I capture! Ito, uy! Ayan, ang daming tanong. Wait lang. So, yun. Tapos, nung announcement na... So, ayun na nga, diba? Isa-isa na ina-announce. What's this? Mm-hmm. Tapos, nung miss you na, hindi pa ako na-announce. Pero, hindi ako confident na
hindi talaga ako confident. Saka hindi ko iniisip na parang shock sa akin na to. Wala akong naisip nung basta ang iniisip ko, Lord, Miss Universe, make me Miss Universe. As in, oo, ganun, kasi Ate Mars, parang may natitira pa daw nung isang mahigpit mong kalaban. I don't know, from cases din. Oo, andun si Sean. Si Sean. Si Sean. My good friend also. At actually, yung makeup peg namin, sobra kaming magkamukha niyan. Pag magka-makeup kami, sobra daw kami ng eyes. So, inisip ko pa, ay, hindi, andyan pa si Sean. Basta nag-pray na lang ako. Make me Miss Universe. Kaya, tapos biglang, number 41! Oh my God, grabe. Ay, hindi ko rin. So, Ate Mark, hindi mo ba naisip nun na parang possible na winner ka din? Kasi nga, you won or you bagged one of the major awards that night, which is napunta sa'yo ang Best in Swimsuit. And before, kapag nagkaroon ka ng major award, automatic or matic na magkakaroon ka talaga ng crown. Hindi mo ba naisip yun that night? Ay, oh, Yel, wala nga mga iniisip ng mga ganyang clinic. Irasi na yan. Parang, I mean, alam ko may ganang mga chika, pero hindi lang ako, hindi yung talagang big deal for me na parang, na, oh, ako yung Miss Swimsuit, oh, panalo, parang ganon, alam mo yun? Basta, I mind my own thing. Parang gano'n. Basta gano'n yung nasa isip ko. Saka, ayun nga. So, very, tawag dito, sobrang very unexpected talaga na nangyari na parang, oh my God, nanalo ako. Eh, natatanda. Oo, kasi, Ate Mars, tanda ko din kung paano tinawag ni Don Solweta yung pangalan mo eh. Our Miss Universe Philippines 2013 is none other than Binibini 41, Ariela Arida, ganun pa siya. Tapos dahil dyan, may tanong ako sa Ate Mars, napansin mo din ba yung sarili mo, yung reaction mo during the crowning moment, yung pag ano mo, parang pumadyak ka nun eh, di ba, pumadyak ka dun sa video, dun sa reaction mo? Napansin ko lang, nakita ko yung video. Hindi, pero okay. Hindi ko talaga guys malilimutan pagka-announce ko, tapos pagkabigay sa akin nung crown, yung mom ko, nagkakakaway na dun sa baba. Eh, nandun sila sa, wala naman sila sa VIP. Na so, may taas. Nabasag yung sa may kahilera ng mga mama sa side. Oo. Naman nakababa ng nanay ko, tapos kumakaway na doon. Hindi ko naman nakalain. Oo, diba? Yung mom ko, hindi niya rin nakalain. Kasi sa totoo lang, guys, nung nagpaalam ako sa parents ko na jojoin ako ng Binibini, siyempre, di ba, pag galing kang probinsya, naisip talaga nila, parang, huwag ka naman sumali dyan, politika lang yan. Parang politics. Especially you, na parang galing kang province, tapos yung makakalaban mo, sama ng mga kilala na sa industry, ganyan. And me, na walang ka-experience sa ganung kind of industry, parang ang hirap paniwalaan na you can make paniwalaan. It. Oo. So, parang okay. Ganun. So, parang dun, yun yung hindi ko malimutan among sa mga crowning moment, yung padyak ko, hindi ko malimutan yung mom ko. Siya talaga yung una ko nakita sa baba na nagkakakaway. Tapos, ay, nakakaya ko. Tapos sabi niya, hindi daw niya ako. So, uy, 255. Oh, yung pasay. Ate Mar, shoutout daw dun sa friend ko, si Ian Manese. Alam mo, ito yung isa sa kasamahan ko na sumusuporta sa'yo noong 2013. Thank super. You. Ian. Ang name niya is Ian Manese. Ay, Ian Manese. Tama ba? Ian Manese. Yeah. Hello, Ian. Thank you. Tapos, kung alam niyo lang, bilang na bilang sa kamay yung may hawak ng 41 na number. Parang tatatlo nga lang yung may 41 na placard niya sa Araneta. Oh, she's ilan ba? Pero alam ko, nakita ko sa nanon, naka-green. Medyo marami-rami yung naka-green. Pero, lahat yun, kakilala ko. Lahat, friends ko ng college, relative ko. Okay. Kaya sobrang touch na touch ako sa mga tao talaga na sumuporta. Okay. Tapos, by the way, guys, Mars, yung 41 pala ngayon, lipstick na siya. Bili ka yung tablet. Of course, yun yung gamit ko ngayon, guys. So,
Ate Mars, parang kanina ako nag-ano. Nagsasalita. Ate Mars, ano yung naramdaman mo nung kinokoronahan ka ni Janine? Ano yung naiisip mo na you're the Miss Universe Philippines 2013? Alam mo, sa totoo lang, yung una kong naisip nun, as in talaga, sabi ko kay Lord, why? Hindi ko naman siya, as in why? Parang bakit ako? Hindi ko naman, of course, kina-question si God about it. Okay. Pero, may reason siya kung bakit niya ginawa sa akin yun. And parang, okay. Ako, parang, sabi ko, oh, why? For sure, may reason. I need to know kung bakit. At kailangan ko siyang malaman. Parang ganun. As in, parang, siyempre sobrang grateful. Pero, parang, why, Lord? Why me? Sorry, just sobrang thankful. Grabe. Grabe yung announcement na yun. Padyak ng paa mo. Like, bar, ano yun? Parang, at Mars, kumusta yung pakaramdam na 49 na Pilipinis yung nakalaban mo that night? And alam mo yun na hindi ka nag-expect. Though, you're praying for something. Mm-hmm. You're praying for something, especially na makapasok sa top 15 tayo na list. And ano yun, kamusta yung pakiramdam? Paano mo na i-process sa isip mo na ikaw yung winner that night? Hindi ko ma-process. Hindi mo process. Oo, parang saka na lang nag-sync in sa akin nung send off ng Miss Universe. Yung parang October na yun ah. Oo, yung parang basta nung na-feel ko na parang yung representative ka na ng Pinas. Na parang ikaw na, ako talaga, wala nang iba. Hindi, kasi wala, basta sobrang naka-overwhelm. Ngayon ko nga lang din na tapos, sobrang late ko na nare-realize, ay shucks, ano pala yun, golden year. Yung parang mga ganun. Golden year. Mm-hmm. And that's the reason why I'm wearing this color. Oo nga eh. Yellow. Boy, and celebration. The color of joy and celebration. Hi, Fame. Ayan o, si Fame. College friends ko yan. Actually, hello sa inyo, guys. Sila yung nakapakain ng mga broccoli ko na ni-steam. Pero yun, guys. So yun. Thank you, guys. Maraming salamat po sa mga nakatutok. Ito na tayo sa bet mo ba yung yellow dress mo yung finals. Okay. Ano, magsagutan na lang kaya tayo dito. Ayan, so yung yellow dress ko, guys. O, yellow dress na agad. Sige. Para... Ano, siguro Ate Mars, may naisip nga akong isang tanong eh. Bago na yellow dress, oh. Yung sa preliminar, no. Siguro, pagdating mo sa Moscow, Russia, kumusta? Sino talaga yung naramdaman mong mahigpit mo din kalaban? That time ba na you are Miss Universe Philippines 2013, may naramdaman ka na ba or nag-assume ka na ba na isa ka sa malakas na candidate? Hindi ko naman masabing malakas ako. Wow. Pero thank you to my Sash Philippines. Alam mo yun. Yeah. Oo. Pero ang na-feel ko lang nun, kasi isa ako dun sa mga huling girls na dumating. Parang alam mo yung pagdating mo, feeling ko kakilala ka na nila. Pero naisip ko naman kasi, medyo active na rin naman sa social media, natatag na kung sino-sino kayo. So, may alam na ng mga girls kung sino kayo. So, yun. Parang, okay. Yun yung na-feel ko lang. Yung parang, tanda ko nun yun, nasa dining area, nasa hotel. Tapos, dinner time na nun eh. So, mga ganong time ako. Dumating. At guys, just ko kasabay ko si Gabriela Isler, si Miss Venezuela. Okay. Ang naka... Tapos? Guys, ang outfit ni Gabriela noon, sobrang ganda. As in pants and suit na magka-partner. Tapos may hat pa siya. Tapos, okay. Ang dami niyang dalang gamit na tinutulungan siya nung... Basta yung sa hotel.
Okay. Alam mo, itura niya na parang siya yung may-ari ng hotel. Ganun yung arrive niya. Kasi siya, itawa sa sarili ko, oh, my outfit. Ang layo. Pero dead ma. Anong outfit mo na natin, Mars? Yung ano, Britney Spears na red. Na ano. Ay, okay, yung color red. Yung red dress na may... Oo. Black, tapos naka-heels ako. Oo. Pero, parang instead na parang mawalan ako ng confidence, parang sobrang na-amaze lang talaga ako. Mas ganun ka siya, mas na-appreciate ko yung mga... Na-amaze ka na naman! Mas na-appreciate ko yung mga girls na ganun. So, ay, ang bongga. Parang madam na madam. May ari ng hotel. Ganun. At kasabay, siya yung kasabay ko pang nagdatingan. So, nung parang nag-hi hello na sa mga girls, ayun, parang ang friendly nila kasi feeling ko aware na sila kung sino ka, anong name mo. Yung parang ganun, hindi ko na kailangan magpakilala ng photo. But of course, syempre, hi, hello, ganyan. Oo. Iba pa rin talaga kapag may sash factor, no? Ang laking bagay pala talaga ng sash factor. And ng Philippines, alam na nila na okay. Hindi naman totoo na nag-excess baggage si Miss Colombia sa gown ko. Wala. Ang yung gown ko, guys, yung ayan na. Yung yellow gown, ano, pinick up ko naman siya, guys, sa airport. Kaya hindi siya nag-excess baggage. Ako yung nag-pick up nun sa Hong Kong. Diyos ko, guys. Sa Hong Kong? Ay, hindi. Ano ba yung pinick up ko nun? Gown or national costume? Basta baka sabay ati, Mars. Kasi... Mm-hmm. Yeah, basta alin man doon yung pinick up ko sa airport na mismo. Tapos yung isa airport. Doon, I think yung gown ko naman, dala-dala ni, nung kapatid ni Madam Estella. Kasi okay. siya yung nandun sa Moscow to support me. So, yun. Oh, okay, guys. So, legit yan. Yan na yung totoo. Hindi po nag-excess baggage si Miss Colombia para lang bitbitin yung gown ni Ate Mars. And dahil dyan...